guys, sa mga hindi pa po alam kung paano mag-deposit sa mismong account nyo sa post office po. Ganito po yung kukunin yung deposit slip. Parang ganito na yung tawag dito sa kanila. Ito po, isa lang po yan. Ayan, isang lang po, walang tupi. Kasi magkaiba din po to. Itong isa po ay, ito naman po ay, kumbaga magde-deposit kayo doon sa ibang account. For example, sa kaibigan mo, mag-deposit kayo sa ibang account name. Ito po yung resibo na kukunin niyo. Ganyan pong resibo. May tupi po siya. Kaya, ganyan po. And then, dito lang muna tayo sa isa. Ito yung mismong account nyo, account name, account number, sarili nyo mismo, ganitong resibo po, or slip ang kunin nyo. Ayan, ito na po yung nag-sample na po ako. Ito po yung bank account. Example lang po siya, ha. And then, ang katabi nito, lagyan nyo po ng, ang lagi ko kasi sinusulat dyan is date, year 2020, and then pangalawa po ay ilalagay natin kung anong 16. Ayan. And then, anong date? 14. Ganyan po. Ang katabi sa dulo ng account number, year, month, day. Ayan. Andito naman is nyo. Bali, name nyo na po to. For example lang po siya, ha. Sample lang natin siya. Yan. Okay, yan lang po. Sample lang natin yan, ha. Okay, ito po yung bank account name nyo po. Doon sa post office na didepositan nyo, ha. And then, dito yung amount niya. For example, 2,000. Ganito po ako magsulat, guys. Uunahin ko po yung sa dulo, 00 and then 2. Ganyan po ako magsulat pag nag-deposit. And then, ganyan mo rin po. Yung mga bakanting kailangan mo po siya i-cross out. Kasi dati talaga, bali ang inano ko dito, pinapabayaan ko lang po. Pero, yun, may nagsabi yung teller na kailangan ilaga ng linya. Madali lang po, guys. Ganito na lang po siya. Pag nag-deposit ka sa account mo mismo. Ito naman, guys, bali ito po yung ibang pangalan na didepositohan nyo. Ganon din. For example lang, ito yung bank account number. Yan. For example lang siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sample lang po siya, ha. Ayan. Ito po yung bank account ng kaibigan yun. Yung dinipositohan nyo po sa ibang account name. And then, ganon pa rin, 2020. And then, 1 day. And then, ito na po yung pangalan niya dito. Kung sino yung pangalan na lalagyan mo. For example, ang pangalan niya is, yun. Pangalan ko na lang. Ayan. Okay. And then, ganitong pa rin yung amount dito. Ilalagay natin kung magkano yung i-deposit doon sa may-ari ng account na ganito. Pero guys, lagi po nilalagyan po dito. Kailangan po lagyan siya ng pangalan. Sino po yung nagde-deposit at saka telephone number. Hindi na po pwede, kailangan na talaga yan. Kasi before, hindi nila inano yan. Pero sa ngayon, na-experience ko po, yun, hinahanapan na po ako. Kailangan isulat ko dito yung pangalan ko. Ayan, pangalan ko. And then, dito ako lagi nagsusulat, guys. Hindi ko lang kung paano arrangement nito. Pero ito na po yung lagi kong ginaganyan. Ayan, telephone number dito sa dulo, 000. Ayan, sample lang naman to. Okay. Okay, yan na po siya. And then, huwag niyo pong kalimutan i-ganyan kasi lagi talaga hinahanapan yan yung crash out na yan. Yung nilalagyan ng linya. So, ibig sabihin, hindi na po kasama yan kasi 2,000 lang naman. Okay guys, sa mga hindi po alam, ito lang po kung paano siya mag-deposit sa sarili niyong account sa post office. And then, kung paano kayo mag-deposit sa ibang name ng magkaalam po sila ng slip. Ano nga ba ito? Bank slip. And then, bali, ito naman is my fold. Ito yung palatandaan ko pag nasa ibang tao po. Yan po ang kukunin ko. And then,
muna tayo doon kung paano tayo papasok doon sa post office, paano tayo mag